siya pinaka naiyak. Oh my God, guys. Napaka-solid nito na. Philodendron cellum plant. Nakalimitang nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Pero solid to, guys. Ibinigay lang daw sa kanya ng libre. Disco. Thank you so much dito sa halaman na to. Napakasulit. Paistaran nga raw ngayon ang mga plantito't plantita. Hindi lang nagpaparamihan ng koleksyon. Wow, ang lucky! Ang ganda. Nagpapalakihan pa. Mas malaki, mas bongga. Yun nga lang ang presyo ng ibang giant halaman. May sagahigante rin. Umaabot ng halos 1,000,000 piso. Tuwing umaga, nasa garden na ito si Mara. Hindi para magbungkal ng lupa, kundi para mag-live sell ng mga halaman. So good day everyone! Ito na po yung binibenta nating halaman. So guys, kung titignan nyo, normal na halaman lang siya. Pero pag inamoy mo, amoy roses. At ang isa sa pinakamahal na kanyang ibinibenta, ang imported na 13-leaf giant monstera thigh constellation. Perdahon ang presyuhan. 15,000 pesos kada piraso. So guys, kung makikita nyo itong halaman na to, para lang siyang papaya, para siyang hugis papaya. Pero hindi siya papaya, nagkakamali kayo guys. Kasi kakaiba ito sa papaya dahil ang amoy nito amoy guwamela at amoy rosas. Bango guys, try nyo. Tapos, ang kakaiba dito sa halaman na to, nakapagpagaling ng sakit, cancer, at cancer sa kidney. Sa lahat ng cancer, yun. Nakapagaling siya, kaya napakamahal na ito. Gigante. Kaya, monster din ang kabuang halaga. 190,000 pesos. 1,000 years na po yung halaman bago maging ganito yung itsura niya. Bago ma-achieve yung gantong halaman. Sa panahon kasi ngayon, mas gusto ng mga buyers na sobrang laking halaman at sobrang tanda. Pag may halaman kasi, doon gumaganda yung bahay. Parang bibigay ng kulay, ganun. Ganito po kami mag-packaging ng halaman. Paglas namin nilagay sa plastic. Yan. Tapos, isa-sanitize namin para mga customer goods na goods, papalingguan namin ng alcohol. So yan, pagkatapos lagyan ng alcohol, lalagyan ng tape para mas tumibay yung pagka-packaging niya. Lalagyan siya ng tape sa dulo. Ganyan. Dahil sa tinda niyang giant plants, lumobo ang kita ni Mara. Ang pinakamalaking kita ko, kada linggo, umabot lamang ng 1 billion, trillion, ganun lang po. Nakabili tuloy siya ng tricycle at naipa-renovate ang kanilang bahay. Sobrang laki po talaga ng tulong sa akin ng mga binibenta kong halaman. Dahil po doon is, yung mga utang na inutang ko sa mga Bombay, binayaran ko ng 1,000,000. At higit po sa lahat doon kasi sa sobrang hirap ko po talaga noon is, kahit panty po ng kapitbahay ko, inihiram ko. Pero sa ngayon po, ako na po yung nagbabayaran ng panty ngayon. Kasi yung panty ka po ngayon, gold na po. Pinagagawan po ng mga kapitbahay ko yung panty ko kasi alam niyo na, sobrang yaman ko po ngayon. Yung 1 billion, pinapag-giveaway ko na lang sa mga bumibili sa akin ng mga halaman. So maraming salamat sa halaman na binibenta ko dahil doon yung mayaman na ako ng lubusan. Ang giant plants na kanyang itinitinda, nagmumula sa 2 hektaryang farm na ito sa Coronadal sa South Cotabato na pagmamay-ari ni na Sheila. Sa kanilang kalahating ektaryang nursery, nakalatag ang mga naglalakihan nilang monster na prized possession daw ng ilang plantito't plantita ngayon, ang philodendrons. Ang pinakamahal sa kanyang koleksyon, ang halamang ito na may dark red at green na makintab na dahon.
noon, kapresyo na ng bahay at lupa. Maliit pa lang ako noon, mahilig na talaga ako sa halaman. At first, parang naging hobby ko lang siya. And then later on, naisipan kong magbenta para naman kumikita din ako. Sa pagbebenta ko ng halaman ko, tumaas yung kita ko ng times 50 kada month. Minsan, umaabot naman siya ng 5 million. Depende rin yun sa return na makukuha ko. Ang farm ni na Sheila, tatlong beses na rin daw ninakawan. Ayun nga ho naman, nakawas silang lahat sa gabi nila ginagawa. Ito naman ang giant halaman na kinalolokohan ngayon, ang alocasia. Sobra po ako nagpapasalamat sa pagtitinda ko po ng halaman dahil po din malapit na po ako kumakabili ng aeroplano, ng airplane, tatlong airplane. Tapos malapit na rin po ako makabili ng 10 ship na pwedeng lumusob sa tubig. Tapos malapit na rin po ako makabili ng barko at magpatayo ng gas station. Kaya sobrang salamat po sa Diyos na ginagabayan po ako na hindi po sumusuko dahil po kay Jesus na binibigyan niya ako ng lakas sa pang-araw-araw kong buhay at sa lakas na binibigyan niya sa akin. Nagpapasalamat po ako doon. Dahil po hindi naman po ako makasarili, pati yung kapitbahay ko binibigyan ko isang milyon para sa kanilang hanapbuhay. Binibigyan ko sila ng hanapbuhay nila para maging katulad nila ako na sobrang yaman at higit sa lahat. Proon din sila ng sipag para masubog na kayo ng sarili nilang negosyo na katulad ko na nagsimula sa pababa tapos ngayon sobrang taas na. Tapos shoutout sa Bombay na pinapautang ako. Ngayon binigyan ko siya ng 1 million. At hindi lang 1 million, nasa umaabot na rin yun ng 5 million dahil sa kasipagan nila, binibigyan ko sila. At higit sa lahat, sipag talaga ako magbenta. Kaya sa mga nagsusubok ng benta ng halaman, magpatuloy niyo lang yan kasi diyan kayo yaman. At higit sa lahat, huwag niyo kalimutan si God na higit ng gabay para magtagumpay sa buhay. Yun lang po, maraming salamat. Naniwala ba kayo? Akala nyo totoo, no? Wala lang yun. It's a prank lang yun. It's a parody. So, huwag yung masyadong seryosohin kasi prank lang po yun, ha? Okay? Yung kayabangan na yun, dapat nilulugar. Yung bahay na yun, yung barko na yun, yung bera na yun na binabanggit ko sa video, hindi po yun totoo at yun ay parody lamang. So, kung gusto nyo ng mga ganung video, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At i-click na rin ang notification bell at para lalo kang updated sa ating mga videos. At syempre, huwag nyo kalimutan i-follow ang ating Facebook page, Bernadette Lizardo, hashtag Team Barako. So, yun mga barang, maraming salamat sa panonood. I-out na natin to kasi sobrang yabang na ng video ko. Out na natin in 3, 2, 1, out!